Hindi ba kayo nalulungkot? Kasi ngayon 2020, ang daming nangyari. From COVID-19 pandemic, nagkaroon ng quarantine. Habang tayo ay nasa ating mga bahay, meron tayong mga naririnig na balita. Ang mga iniidolo at ina-admire nating mga celebrities, bigla na lang natin napabalitaan na wala na sila. Morning, May, at magandang umaga sa mga ka-touchdown. Maraming salamat sa pagtutok rin sa touchdown. At isang karangalan sa akin yung makabahagi ako sa segment na to. Alright. So, Kuya Marbs, so ngayon po ang gagawin po natin. Meron po kami mga inihandang tanong sa araw po na to para po mapag-usapan. Sige, basta kaya ko lang sagutin, May. Alright. Kaya niyo po ito, Kuya Marbs. So, ito po, punta po tayo sa pinakaunang tanong. For you, Kuya Marbs, what does it mean to live life meaningfully? Alright, medyo malawak lang yung tanong niya. Parang pang isang oras, pang dalawang oras pag bibigyan tayo ng pagkakataon. Pero to say it from a heart, live life meaningfully is pagkakaroon ng paano maging makulay ang ating buhay. At para sa akin, ang buhay hindi nagkakaroon ng kahulugan pag ito ay nakakatas lamang sa mga bagay, posible sa pag-aaral mo, posible sa relasyon mo, o sa career mo, sa trabaho mo, you will always find yourself mayroong lacking inside. So para sa akin, to live life meaningfully is to attach yourself sa ibang buhay. Hindi yung attachment natin sa mga bagay, hindi yung attachment natin sa trabaho, kundi yung attachment natin sa ibang tao. And for me, yun yung pagkakaroon ng meaning. Aww. Maraming salamat sa tanong. Medyo pinabisan ako. Sabi ko kayo, Marcos. Oo nga, no? Kasi ngayon, lalo na sa ating personal life ngayon, akala natin kapag tayo ay busy, yeah, doing things in our life, para bang meaningful na yung buhay. Yes, pero oo, yes. Totoo nga naman. Kung meron ka nga ng pinagkakabisihan, pero you do not bring impact to the world, baka wala pa talaga meaning yung buhay, yes, natin. Yes, you still end up meaningless pa rin ang buhay natin. So, grabe, unang tanong pa lang yun, ka-touch na lang. So, let's go po sa ating second question. Para po sa inyo, narating nyo na po ba ang tugato ng tagumpay? Pag sinabi natin tugato, ito yung subdulan, ito yung peak. Unfortunately, pag na sinabi natin tugato, pag narating mo na siya, wala ka na yung papupuntang pababa na. So, para sa akin, wala pa ako doon. No? Pwede natin maihalitulad yan sa relationship. Malamang okay na yung relationship. Pwede yung career mo, okay na. Pero, yung total life mo, hindi pa natin masasabi. Ako, hindi ko masasabi na narating ko na yung tugatog na tagumpay ko. Sabi na ng awit, buhay pa ako. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. May mararating pa ako. Maraming salamat. Pangatlong question. So, Kuya Marbs, define success in your own way. Salamat sa mga questions na nakaka-challenge siya. Sinabi ko kanina, ang success ay pagkakaroon talaga ng meaning ng buhay mo. Okay? Pag sinabi natin tagumpay, parang sinabi natin na natagpuan mo na yung buhay mo. Oh! Hindi ito ay ang pagyaman, hindi ito ang pagtagumpay mo sa nagkaroon ka ng magandang asawa, magandang hanap buhay, magandang trabaho. Kundi ito ay pagkakaroon ng buhay, unang-una, may kapayapaan ka sa sarili mo, may kapayapaan ka sa pamilya mo. Kasi kahit magtagumpay ka, dumami ka ng pera, yung mga magkapag wala kang kapayapaan, hindi ka pero nagtagumpay. Okay? Unang-una, mayroon kang kapayapaan sa sarili mo. Pangalawa, alam mo mismo, in all honesty, ang buhay mo ay nakadugtong doon sa nagbigay sa iyo ng buhay. Para sa akin, yun yung tagumpay. Nagtagumpay ka, bakit? Nalaman mo kung saan ka nanggaling, ang buhay mo kung sino nagbibigay ng tagumpay mo.
At dahil sa katotohanan na yun, may para sa akin, magkakaroon ka ng kapayapaan. Para sa akin, yun yung ultimate success. Wow. Grabe. So, yun po yung success para kay Kuya Mark. Yes. Nabitin ka ba? Up next, dito sa Touchdown. Ito ang gusto kong sabihin. Once you stop dreaming, you stop living.